Ang eleksyon ang pundasyon ng demokrasya at ngayon na napakalawak na ng mundo ng social media, mas nabigyan ng boses ang mga Pilipino pagdating sa mga isyung kinakaharap ng ating bansa. Gamit ang iba't ibang apps, microsites at social networking tools, sisiguraduhin namin dito sa GMA News sa Lunes na mapapakinggan ang inyong boses. May news to go si Mark Salazar. Ano mang katanungan, mahahalagang impormasyon o balita man, sa isang click lang gamit ang internet, sa computer man o smartphones, masasagot in an instant. Kaya naman sa pinakamalaking coverage ng GMA News and Public Affairs sa election 2013, kasama ang internet platform, partikular na ang GMA News Online, sa paghahatid ng pinakadetalyadong impormasyong may kinalaman sa eleksyon. Yung election microsite natin ay unang-una, siya yung maglalaman ng election count, yung resulta ng election mismo sa araw ng election. Yun ang pinaka-importante. Dahil automated yung ating election, mabilis ang resulta at mabilis din natin mailalabas sa website. Bukod sa komprehensibong impormasyon sa mga tumatakbong senador na nasa GMA News website at GMA News app, nilikha ang kandidato buzz index para malaman kung sino-sino mga kandidato ang mainit na pinag-uusapan sa social media. Yung kandidato buzz index, yun yung magta-track kung sino yung mga pinaka-pinag-uusapan na senatorial candidates. So yun yung pinapakita niya kung gaano karami yung mga tweets and Facebook posts about each candidate. Mas malaking larawan, mas maraming posts o usapan tungkol sa kandidato. Makikita rin sa special web application ng GMA News website ang naging karanasan ng mga botante. Meron din kaming isang web application na ang tawag sa kanya yung Voting Experience Poll, na ini-encourage namin yung mga voters na puntahan yung website na yon para i-share kung ano yung mga naging problema nila sa pagboto sa election day. Dahil kilalang aktibo ang mga Pinoy Twitter users, walang tigil ang pagbibigay ng election updates ng GMA News official Twitter account na may mahigit 1.3 million ng followers at ng GMA News official Facebook page na may mahigit 700,000 ng likes. Dahil sa lumalaking bilang ng social media users sa Pilipinas, nagiging mahalaga rin yung papel na gagampanan nito, hindi lamang actually sa kampanya na pwedeng ipahatid ng mga kandidato yung mensahe nila sa pamamagitan ng social media. Patuloy namang tatanggap ng photo at video contribution sa pamamagitan ng YouScoop. May mga iba't ibang paraan sila para makapag-send ng material sa YouScoop. Pwede sa pamamagitan ng ating YouScoop app, pwede rin sa website, at pwede nila tayong i-tweet sa YouScoop Twitter account at ganun din sa i-message sa ating Facebook account ng YouScoop. Samantala, ang ipadadala niyong mga tanong sa GMA News sa pamagitan ng Twitter at Facebook ay sasagutin ng aming social media team na nasa E13 Call and Data Center. At kahit sa ang sulok ka man ng daigdig, pwedeng makipagbalitaktakan via video chat sa E13 Hangout gamit ang Google Hangout bilang host. Hanggang 10 katao ang pwedeng makisali. Gumawa kami ng talk show na dahil nga sa free ito, at kahit anong oras namin pwedeng ipalabas, dito namin talaga mapapakita at mapapag-usapan. Hindi katulad sa TV na meron mga interruptions, may mga commercials. Ito, wala siya. Inimbitahan rin ang mga ekspertong mangunguna sa usapan. Meron kami mga experts kasi ang kagandahan nitong E13 Hangout ay hindi nila kinakailangan pumunta ng studio. Basta meron silang internet connection at maganda ang kanilang computer na gagamitin. Kaya mga netizens, makisali na sa pinakamalawak at pinakakomprehensibong pagbabalita. Makibahagi kasama ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs ngayong eleksyon 2013. It's a very exciting time. It's a revolutionary time for an electoral democracy. Because we're hearing so many voices. Mark Salazar, GMA News.